Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ikalimang kabanata. Maganda ang naging resulta ng pag-aayos ni Isla sa restaurant. Unti-unting dumarami ang mga customer na kumakain doon, lalo na pag weekend. Marami-rami na rin ang nagpupunta roon tuwing gabi upang mag-relax sa music na kinakanta ng isang acoustic band. Gawa na ang picnic gazebo at inuumpisahan na rin ipatayo muli ang cottage at ang surf center. Magdadagdag na lamang sila ng cottage next year kung makukuha na ni Forrest ang mana niya mula sa kanyang lolo. Kailangan pa kasing ipa-landscape uli ang harapan ng bawat cottage. Bibili rin sila ng full-grown palm tree upang ipalit sa mga tinumba ng bagyo. What for dinner? Tanong niya sa misis pagkapasok nila sa bahay. I'm not hungry. Sana kumain ka na lang sa restaurant, sagot nito. Hisig. He was hoping na ipagluluto siya ni Isla. Hindi naman siya male chubinism pig na gustong alipinin ang misis sa mga gawaing bahay. But he just wanted to have a taste of a domestic life as a husband. Gusto niyang matikman ang luto ng kanyang asawa. Great! Nakalimutan niya. Sa papel nga lang pala sila mag-asawa ni Isla. Binuksan niya ang refrigerator, naghanap ng pwedeng iluluto. Damn it! Itlog na kong itlog ang uulamin niya. Prito kaya o nilaga? Matapos makakain, ay tumuloy na siya sa kanyang kwarto at nag-shower. Kalalabas niya galing banyo nang bumukas ang pinto ng kwarto ng asawa. He grinned raucously nang mapatigil si Isla at napatanga sa kanya. He was wearing nothing but a white towel wrapped around his lower torso. He shackled as he proudly displayed his tan and well-built body to his darling wife. Somehow, seeing her wide eye and looking at him shocked and speechless was turning him on a big time. He slowly reached for his press clothes na inihanda niya sa ibabaw ng kanyang kama kanina. Pwede kang manood habang nagbibihis ako, aniya sabay kindat. For Bert, tila nito nang tinatangka niyang kalasin ang tuwalya mula sa kanyang bewang. Pikit mata itong nagtatakbo palabas ng kanyang kwarto at naiwan siyang tumatawa. Linggo ng umaga, nang maalimpungatan si Isla sa pagkakatulog. What the hell? Tunog ng vacuum cleaner ang naririnig niya. Tumingin siya sa alarm clock sa beside table. 6:00 pa lang ng umaga. And today's Sunday, tanghali na siyang nagpupunta ng restaurant pag Linggo. Pupungas-pungas siya na bumangon at lumabas ng kwarto. Bumungad sa kanya si Forrest na nagbabacuum ng kwarto nito. Ano ba? Sigaw niya. Natutulog pa ang tao. Nagpapaingay ka riyan. Pinatay nito ang vacuum cleaner. Sorry to disturb your sleep, sweetie, pero wala akong maaasahang ibang paglilinisin ng bahay. Nagpaparinig ka ba? Pinandilata niya ito. Bato-bato sa langit, ang tamaan sana mabukulan. Ipinagpatuloy nito ang naantalang pagbabacuum. Aba, pinaparatangan pa yata siya nitong tamad. Maya-maya ay napaisip siya. Sa pananatili pala niya sa bahay ng lalaki ay hindi pa siya gumagawa ng kahit na anong house chore liban sa paglalaba ng mga damit niya sa washing machine.
Masyado siyang okupado sa mga gawain niya sa restaurant kaya pagdating sa bahay ay pagal na ang kanyang katawan. Di hindi siya nagluluto dahil sa restaurant na siya kumakain. Kinausap niya ang kanyang kapatid kinahapunan. Well, hindi mo naman kasi kailangang mag full-time sa pagtatrabaho dito sa restaurant, Isla. Magaling ang assistant manager mo. Kaya niya ang trabaho dito. With your minimal supervision. Hindi mo na kailangang pumarito ng madalas. Saka, ayaw ni Pores ng merong maid kaya tulungan mo siya sa mga house core. Yeah, mukhang kailangan nga ng general cleaning ng bahay namin. Bahay nyo, makahulugan ang ngiting ulit ni Aylon. Well, doon ako nakatira. So, parang bahay ko na rin yon. Sumeryoso ito. I can see that Pores is treating you well. Nagkibit-balikat lang siya. Kahit lagi silang nag-aasara ng kanyang asawa, hindi niya maitatangging mabait pa rin ito sa kanya. Maasikaso at thoughtful pa. Noong isang araw nga na magkasama silang nag-grocery at nadaanan sila ng isang department store, nakita siya nitong nakatayo sa harap ng eskaparate ng mga mamahaling pabango. Masama ang tingin niya sa NB by Gucci na pabango. "You want it?" Pores asked her, sabay akbay sa kanya. Malungkot siyang umiling. "It's too expensive." "Ako nang bahala," sabi nito. Halos magtatalon siya sa loob ng department store nang binabayaran na nito ang perfume sa counter. "Nasa na pala ang kaibigan mo?" Naisipan niyang itanong sa kapatid. Hapon na ngunit hindi pa niya nakikita ni Anino ng asawa sa Legends. Nagbuga ito ng hangin. "Well, nagpasama si Gwen na mamili sa..." "Kaya pala," bulalas niya. "Kaya pala maagang naglinis ang bahay, ang balasubas. May pupuntahan palang importante ngayon. At bakit ba hindi pa rin bumabalik ng US ang Gwen na yon? Nabayaran na niya ang utang niya kay Tita Roxanne. Lagi pa rin nagtatambay sa resort ang babaeng iyon. Panay ang bilad ng katawan sa ilalim ng araw. O mas tamang, ibinibilad ang katawan sa asawa niya. It's my fault, Isla. Pinipilit niya akong samahan si Gwen in lieu of him. Pero umayaw ako. What can I do? I just can't stand her. Baka maibaon ko pa siya sa buhangina ng Dioras. Napailing na lamang siya. Pag-uwi ni Isla ng hapong iyon, ay nagluto siya ng dinner. Ngunit sayang lang pala ang effort niya. Tumawag si Pores na mali-late daw ito ng uwi at mauna na raw siyang kumain. Halos maiyak siya sa inis. Antagal pa naman niyang nagluto, inayos ang mesa at lahat-lahat. Hindi na niya pinagkakaabalahang isinop ang mga pagkain. Gigil siyang nagtuloy sa kanyang kwarto. Alas 10 na ng gabi nang marinig niya ang pagpasok ng sasakyan ng asawa sa garahe. Nanatili siyang nakahiga. Ilang saglit pa'y narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nito. Sunod ay mga katok sa pinto ng silid niya. "Sweetie, are you still awake?" Hindi siya umimik. Alam niyang alam nitong gising pa siya. Hating gabi talaga ang oras ng tulog niya. Marahang bumukas ang pinto. "I'm sorry. I didn't know you made dinner," bungad ni Pores. "I hope you enjoy being with my stepsister." Mababa ngunit mapaklang sabi niya. Umupo ito sa kama. Hindi na ito mauulit, promise. Naamoy niya ang alkohol sa hininga nito. Tumaas na ang boses niya. "What, you had a drink with her?" Nagyaya siya sa isang bar. "Hindi ko siya pwedeng iwanan na lamang doon." "Pores," bumangon siya. "Bigyan mo naman ako ng kahit konting kahihiyan." "Hey, calm down. Wala kaming ginawang masama." "Liar!" Kabisado niya si Gwen.
lahat ng lalaking idinedate nito ay nakakasiping nito sa kama. Ipinagtulakan niya ito. Get out of my room! Isla, let's talk! Hinampas niya ito ng unan. I said get out! Now! Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Hindi pa sumisikat ang araw nang magpasya siyang bumangon. Tulog pa si Porres nang daanan niya ang kwarto nito. Ngayon lang siya actually na unang nagising sa lalaki. Napahinto siya sa paglalakad nang masilayan ang kabuuan nito sa kama. Nakasuot lamang ito ng boxer short, hubad ang upper part of body. Pinagsawa niya ang mga mata sa magandang katawan nito sa broad and hairless chest, sa flat abs pababa pa. She went back to her room. Pagbalik niya sa kwarto ni Porres ay may dala siyang gunting. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Porres sa buong kabahayan. He woke up with chopped hair starred all over his face. At nang hawakan niya ang buhok ay natuklasan niyang may gumupit doon. Tumakbo siya sa banyo upang tignan ang sarili sa salamin at lalo siyang nasindak sa natuklasan. May gumupit nga sa kanyang pinakamamahal na buhok. Iisa lang ang alam niyang may gawa niyon. Isla! Walang paalam na pinasok niya ang kwarto nito. Naabutan niyang nagbibihis ang babae. Isang itim na panties lang ang tanging suot nito. Napatili si Isla nang makita ang lalaki sa kanyang silid. What the? Bastos! Why did you cut my hair? Bulyaw ni Porres. You deserve that, you bastard! Hinila niya ang kumot sa kama at itinakip sa katawan. Pasalamat ka. Hindi yang yung ano mo ang pinutol ko. Yung lying, cheating son of a bitch. Lumapit ito sa kanya. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Napaatras siya at lumapat ang katawan sa dresser. He walked closer to her. I never wanted Gwen. She just stood there. Mahigpit ang hawak sa kumot na nakatabing sa katawan. She then saw a cloud of flush and sweltering eyes amidst his anger. Pinaghinaan siya ng tuhod. Get out of my room! Utos niya. Nawala ang tapang sa kanyang boses. Binalot ang matinding tensyon ang buo niyang katawan. Please! Get out, Porres! Nagtagis ang mga bagang ng lalaki bago siya nito iniwan. Pabalibag na isinara nito ang pinto ng kwarto niya. Dali-dali siyang nagbihis at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi na niya hinintay si Porres, sumakay na lamang siya ng tricycle patungong Legend. Paano nga naman pupunta sa resort ang lalaki sa ganong itsura ng buhok? Magtatanghalian na ng araw na yon nang makatanggap ng tawag si Isla mula sa kanyang ama. Nangangamusta ito. How married life, anak? Anak, hindi niya matandaan kung kailan siya huling tinawag nito ng ganon. Okay lang naman ho, Dad. Is your husband treating you well? Natigilan siya. Yes, Dad. Pagkunwan ay mahinang sabi nito. Makaraan ang ilang saglit. Luke, I'm sorry kung hindi kita naalagaan dito. Isla, I promise. I will make amends. I have money in the bank. Baka makatulong yon para... Dad, hindi yun ako kailangan gawin yan. Bayad na ako sa lahat. Ibinigay ko na kay Gwen dito ang natitirang balance ko. Gwen? Paanong? Nandyan si Gwen? Bakas ang pagtataka sa tinig ng matanda. Yeah, I paid her last week. Sabi niya, sa kanya ko daw ibigay ang pera. Bilin daw ni Tita Roxanne, but Gwen is supposed to be in New York for some modeling training. May kadil siyang agent roon na magdadala sa kanya sa Paris next month to join a modeling competition. Pagbibigay alam nito,
At kung nabayaran mo na pala, bakit pa ako kinukulit ni Roxanne tungkol sa balance mo? I don't think na may alam dito ang madrasta mo, anak. Shit! Mariing mura niya. Nasa po niya ang noo. Dad, I think she cheated me. I'll tell Roxanne about this. I will call you again later, okay? Nanginginig ang boses niya. Okay. And Isla, don't do anything harsh, alright? Alam na alam pa rin niya ng kanyang ama ang likaw ng bituka niya. Sige na ho, mag-uusap pa po kami ni Gwen. Namumula siya sa galit nang lumabas ng restaurant. Iginala niya kaagad ang tingin sa paligid. Mabilis siyang naglakad sa buhanginan nang mahagip ng kanyang mga mata ang hinahanap. Gwen? Nag-angat ng muka ang babae mula sa pagkakadapa sa beach towel. Sobrang tan na ang kutis nito. Why did you do with my money? Kaagad na kastigo niya na makalapit dito. Nagmamaang-maangan nito. Ano bang pinagsasabi mo? I told you. Marahas niya itong dinaklot sa braso at itinayo. You tell me the truth right now. You went. Banta niya. Sabi ni Daddy, wala daw alam si Tita Roxanne na naririto ka ngayon. Sabihin mo, iniutos nga ba niyang ibigay ko sa'yo ang pera? Tumawa ito. Nobody saw you give the money to me. You idiot. Wala rin tayong pinirmahang anumang papeles. Nanunuyang tugon nito. You're so evil, Gwen. Nanginginig sa galit sa usal niya. Matindi ang ginagawa niyang pagpigil sa sarili na saktan ito. Kuyom ang mga kamay na tinalikuran niya ito. And you are so pathetic, Isla. Pahabol pa ni Gwen. Mas miserable pa rin ang buhay mo kesa sa akin. Tumawa ito ng malutong pa sa sitsarong bulaklak. Muli siyang humarap dito. Miserable pala ha? Pinakawala niya ang kamao. Tumama iyon sa ilong ng hitad. Bumagsak ito sa buhanginan. How dare you hit me? You bitch! Tili nito habang sapo ang ilong. You ruined my pace. Para yan sa lahat ng inagaw mong pag-aari ko. Matiim niyang sabi, saka muli itong tinalikuran at matagal nang ruined talaga yung pace mo. In denial ka lang talaga, gaga! Parting word pa niya rito bago ito layasan. Nananakit ang ulong pumasok si Isla sa opisina. Inabutan niya roon sina Aylon at Pores. Maayos na ang gupit ng asawa niya. Krukat ang buhok nito at lalong nagpapaaliwala sa gwapo nitong mukha. She sat on the couch, feeling defeated and weakened by so many battles. And yet, she still had to fight the war. Sabay pang tumabi sa kanya ang dalawang lalaki, sensing her predicament. Walang iniutos si Tita Roxanne na ibigay ko kay Gwen ng pera, pahayag niya. Nobody knew na nandito siya ngayon sa Pilipinas. And she will deny to everything that I gave her the money. Wala nga naman akong witness o ebidensyang binayaran ko na nga siya. Napatayo ang kuya niya. Mapapatay ko ang babaeng yun. Humaplo sa kanyang likod ang isang kamay ng asawa. We will settle this out, okay? Pag-aalo nito. I will find a way. I promise. Take me home, please. Pakiusap niya. Inihatid ni Pore si Isla sa kanyang silid. Hindi siya nito iniwan doon. Umupo siya sa silya sa harap ng dresser. I can't believe this is happening to me. Naiusal niya. Hindi na niya napigil ang pagtulo ng luha. Sweetie, everything is going be alright. I promise. Masuyong sabi nito at niyakap siya. Don't cry now. Itinukod nito ang isang tuhod sa sahig and he gently pulled her head closer so he could kiss her forehead. He stared at her eyes while copying her face.
At unti-unti nitong inilapat ang mga labi sa mga labi niya. He was kissing her gently. At first, but she recoiled fiercely. She gripped his nape and pressed her mouth to his. Mapusok at mainit ang pang-aalipin ngayon ni Pores sa kanyang bibig. He darted his tongue inside her mouth, tasting her, teasing her. Hinila siya nito patayo. Nalanghap niya ang hininga ng humaplo sa mga kamay ng lalaki sa magkabila niyang braso, pataas sa kanyang mga balikat. He gently turned her around so her back was facing him. Malayang pinaglakbay nito ang mga labi sa kanyang likod, kissing and licking every inch of her skin while slowly removing fully her shirt from her body. Mariin siyang napapikit nang tanggalin nito sa pagkakahook ang kanyang bra. Naramdaman niya ang paglapat ng mga kamay nito sa kanyang mga dibdib habang ang maiinit nitong labi ay hinahalik-halikan ang leeg niya. Saglit siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niya ang ginagawa ni Pore sa salamin ng dresser. He was touching and kissing her fervently and she was giving in like a flower desperately, waiting for the rain amidst the hot and dry summer. You're a virgin. Ani mo'y di makapaniwalang nasabi ng asawa nang humupa ang init na pinagsaluhan nila. Kapwa sila nakahiga sa kanyang kama, nakatitig sa kisami. I don't sleep around Pores. Tumagilid ito ng higa, humarap sa kanya. Hindi kailanman naging mababa ang tingin ko sa iyo, Isla. Ipinaling nito ang mukha niya. Look at me, sweetie. Puno ng pagsuyong sabi nito. Tumingin siya sa mga mata nito, those deep intense eyes na unang bumighani sa kanya noon. There was something in his eyes in the way that he was looking at her now. It was yearning yet so gently and pure. We just made love, Isla. He gently kissed her cheeks. That means there must be a something special between us. There's nothing special between us, Pores. Muli siyang tumingin sa kisame. It was just sex. Kapwa tayo may pinangangailangang pisikal at pinunan lang natin yon. Isla, please, leave my room. I want to be alone. He sighed as he got up from the bed. Nang makapagbihis, ay dinampian siya nito ng halik sa labi, saka iniwanan siya roon. At dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!